Balik na naman tayo. Reality na naman, guys. Balik trabaho na naman for vacation for 9 days. Delay na naman ang flight ko. Imbis na 6:15, 8:15, 2 hours. My God. MG talaga. Sige lang. Ang daming pasahero, as in, super. Cebu Pacific yung dumating. Our remaining guests for flight IJ452 bound for Manila may number the flight using the regular lane. Once again, dumating na yung Cebu Pacific. Yung PAL hindi pa dumadating. Mamaya pa yon. So supposed to be 6:15 ang flight ko going to Manila. Now 8:15. So delay ako ng 2 hours. Ang flight ko pa Saudi is 11:55. Oh my God. Sige lang. Muulan pa, guys. My God. Parang andit lang ng airplane pero ang daming laman. More than 200. Ang daming tao. Back to reality ang life ng isang OFW. Sige lang. Masakit pang siko ko at ako'y bumagsak. Oh, yeah. Sige. Hopefully walang fracture to. Grabe yung bagsak mo eh. Dumikit, no? Di ba parang ang lit-lit lang niya, guys? Kakain sana ako eh, pero nakita ko yung plane. Ayan. So, video-video muna tayo. Iloilo International Airport. Makulimlim. Panahon na sa Iloilo, guys. Tingnan mo, makulimlim. Actually, inaantok pa ako. 11 o'clock na ako natulog. Nakakita ako ng papatungan.
Spotify na naman ako. Dami ko palang load. Oh my God. Tambay lang guys, maganda yung position ko, mamaya na ako mag-aano. Worth it naman, 2 weeks natin, worth it. Umuwi ako ng July 2 from Riyadh. Tapos bumalik naman ako ng July 13. July 2, umalis ako. Dumating ako ng July 3 ng Pilipinas. Delay din ang flight ko. Ngayon, delay na naman as usual. From Riyadh, na-delay kami ng 2 hours. Dapat 6 o'clock, 8 o'clock na kumalik. Then, after nyan, stopover ng Bangkok kasi hindi na fully paid, na hindi na full yung oil, so nag-refuel sila sa Bangkok. So may 3 hours kami sa Bangkok, nakastay lang kami, tapos from Bangkok to Philippines 3.5 din. Pagdating ng Pilipinas, supposed to be ang flight namin kay Lulu is 1:45 PM. So, dahil dumating kami ng 1:45 din sa Philippines, so, ang nangyari, na-transfer agad yung flight namin sa next flight, which is supposed to be 1:45, naging 6:45 PM. So, dumating ako ng Iloilo. Tagal namin sa airport. Dumating ako ng Iloilo is past 8. Almost 9 o'clock na siya. Tapos wala pa yung bagahe namin, guys. Naiwan yung bagahe namin sa Manila. O, lumabas kami ng airport. Hand carry lang yung bit-bit ko. Wala akong damit. The following day pa siya dumating. Buti na message ko yung pinsan ko kasi work siya sa PAL. So, dumating ng 4 o'clock. I think 4 o'clock na from Manila. May flight siguro, something like that. Kasi last flight na yung gabi. Yun ko palang nakuha yung damit ko. Nakapasok ulit ako ng airport na nakachinelas at nakaduster. Ay, nako Lord. Ngayon, delay na naman ang flight ko. Buhay OFW sa Pilipinas. Bilib ako. Magre-refuel sila, oh. Nakita nyo yan, guys. Maubos kaya yung isang, ano na yan, isang truck ng oil na yan. Grabe ang mahal ng oil dito. Yung 2,000 namin na pinagasolina, 2 days lang yun. Siguro dahil din madami din naman kami pinupuntahan everyday. Kaya sulit yung vacation ko.
Passengers, all remaining passengers on flight 5J.